You are awesome in this place. Yeah. Po. Si po Panginoon, talagang kahanga-hanga siya po. So, una po gusto kong magpasalamat sa Panginoon dahil yung pong inatinad namin na National Assembly, yung pong week na ito ay talagang very refreshing. Ano po. At tayo po ay representative ng apat na iglesia, at tatlong iglesia, Kalubang, ito at saka yung Green Woods. Ano po. So, tunay nga po na natutuwa kami, nagagala kami dahil muli po na refresh amin yung ibang mga kasamahan ko, mga kakilala sa iba't ibang lugar ay nagkaroon kami ng parang close encounter. So, purihin po ang Panginoon. At doon po sa mga napag-usapan sa National Assembly, una po ay ang ABCOP ay nabiyayaan ng Diyos na almost, I think, 20 million ano po, para po sa Yolanda. So, meron pong church planting project na ngayon sa Samar at saka sa Aklan. Ano po. So, because of Yolanda, ano, minsan mahirap magpasalamat sa Panginoon. Bakit may bagyo? Bakit meron na noon? Ano? Pero ngayon po, yung pong lugar na yun ay close sa Ebanghelyo. Maraming pong lugar sa Samar at Leyte, kahit po doon sa Bohol, ano po, kahit po sa Aklan, ay close po yan sa Ebanghelyo. Mahirap mag-penetrate. Pero sometimes because of us, mahirap i-appreciate ang Diyos sa Yolanda. Kung kailan marami pang namatay, marami nagkaganito na wala ng bahay, ay isa ka nabuksan ng Ebanghelyo sa puso ng mga tao doon. So, purihin ang Panginoon. So, because of that, marami din biyayang dumating. At sa Aklan po ay mayroong dalawang iglesyang nabuksan. No, ABCO po yun. At nando po sila Ate Minda, yung taga Batangas, sa Tacloban. No? At sila po ay nagmi-ministry po doon. At sa biyaya ng Diyos ay talagang bukas ang mga tao. So, ito po yung ilang mga napag-usapan sa National Assembly. At nagpapasalamat po ang buong komunidad. Ang tawag po sa National Assembly ay buong komunidad. Komunidad ng ABCO. Ano po? So, yun po yung pinaka-tawag pagka nag-assembly kami. Komunidad ng ABCO. Kaya po nagpapasalamat kami. At tayo rin po ay nanalo. Nanalo po tayo ang district ng Cavite ng first, ano. So, may premium po tayong 15,000. So, palakpak po natin ang Panginoon. So, district ng Cavite po yan. So, nanalo po tayo dahil tayo po pinakamaraming representative. Ano? So, kahit po tayo walong iglesia, ay nakagather po tayo ng almost 70%. Ano po? So, sa walong iglesia, 6 yung represented. Ang pinakamarami ay Metro Manila, North Metro Manila. Siguro nasa 20-30 plus sila. Pero ang iglesia sa North Metro Manila ay 45 plus. So kaya ako hindi sila nanalo. Kahit marami silang representative delegates sa National Assembly, hindi po sila nanalo. Tayo po yung nanalo ng first. Ano po? So kaya, yun po, isang pasasalamat pa sa Panginoon na ang distrito po ng Cavite, kahit po tayo po ay bago lang, ay tayo po ay nagkaroon agad ng pondo. Yun po ay para sa social concern. Po. Isa pa ang napag-usapan namin doon, ay ano yung gagawin ng bawat iglesia sa panahon ng merong disaster. Ano? So lahat po ng district ng buong Pilipinas, di ng ABCOP, ay nag-usap-usap po at nagkama po sa isang desisyon na talagang dapat ay meron ng pondo na ilalaan ang bawat iglesia para sa social concern o calamity fund na tinatawag. Para sa panahon ng ganyang disaster, ay hindi na nung after 2 Sundays pa makapagbibigay. So, on the spot, pagka meron ng disaster, ay meron na po agad tayong pondo para maipapadala na doon sa mga recipient. Ano po? Kung tayo naman ang recipient, ganun din po. Ano? Either kung sino po ang recipient, kung sino po ang donor, ay ano po yun, basta meron pong calamity fund on the spot, padadala na po yung mga pondo saan man yung bagyo na yon o disaster na yon. Kanya po, marami pong nagkamabata, napakaganda po, at pwede kong sabihin na Diyos ay walang katulad sa ako. So, purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Okay, so kahapon po ay umattending kami ng seminar sa Operation Multiplication sa CCF. Now, for the first time, napuntahan namin yung malaking church na yun. Ang laki-laki, ano, sa tabi ng C5. At napakaganda. At napapasalamat din kami sa Panginoon kasi merong added materials para po sa ating P40. So malaking bagay po yon na materials na pwede nating ma-avail sa Operation Multiplication, at ito po ay malaking tulong sa ating iglesia. Ano po? So kami po ay dalawa doon sa Greenwoods, so tatlo po dito. So lahat po kami merong tigli limang aklat na materials na magagamit sa T40 natin, pang-integrate po. Kaya ho, purihin po ang Panginoon dahil libre po yon at si Kuya Joseph ay yun. Okay, so purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Aming Ama, salamat po dahil tunay nga po na kayo'y mabuti at wala kayong katulad sa bawat dealing mo, Panginoon, sa aming buhay. Ito man ay sa kahirapan, ito man ay sa pagsubok, ito man ay sa karamdaman, ito man ay sa kasaganaan, Panginoon. Kayo po ay tunay na walang katulad. We really appreciate your awesomeness, O God, your goodness, your faithfulness, O God. Tunay nga po na kami ay nanliliit, Panginoon, kung gaano kakalawak at gaano kakaganda, Panginoon. Kami po ay makasalanan at kami po ay tunay na walang magagawa, walang kapangyarihan. Yet, you have given us, O God, your power, the Holy Spirit, your guidance, your protection, your all in all, O God, binigay mo sa amin dahil sa isang posisyon na aming tinatayuan ngayon. Ito po ay ang pagiging anak namin sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, kami ay natutuwa at nagagalak sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa kanyang tulong, sa kanyang karunungan, at sa mga blessing, Panginoon, mga hamon, mga pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat. Pinupuri ka namin at dinadakila. At tayo pong nilalaan sa inyo, oras na ito, hindi po namin ang patnubay ng banal na Espiritu, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng salita. At nawa po ito'y maging pagpapala at hamon, Panginoon, sa bawat isa. Paano po namin ipupurso ang aming tudlain, ang aming vision, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? So tayo po ay ang ating tatalakay na nasa aklat po ng Philippians. Ano po? At ang pinaka talagang paksa o tema sa aklat po ng Philippians ay ito pong joyful, pagiging magalak, be joyful. So yan po ay makikita niyo sa buong aklat, yung salitang joy, rejoice, I rejoice, again, I say rejoice. Yan po ay makikita niya sa buong aklat ng Filipos. Ito pong be joyful. Ngayon, ano po ang kaugnayan nito sa ating tinatakbo sa iglesia ngayon? So tayo po ay nasa programa ng T40 para po tayo ay mabilis dumami. Ano po? Sa ating pong iglesia sa Greenwood, sa Kanlubang at saka sa dito po. Ang ating pong tinutumbok po ngayon sa ating kaparaanan ay T40. At ito po ay nagsisimula sa connecting with people. Paano ka makikipag-connect sa mga tao? Hindi po pwede na share ka agad ng gospel. No? So kinakailangan marunong po tayong mag-connect sa tao. Para sa ganun po, ay atin silang matulungan, maipanalangin, at masiran ng gospel. Pero ang susi po, para tayo po ay makakonect sa mga tao, o kahit kanino man, ito po ay ang pagkakaroon ng kagalakan. Lalo na po, paano po natin may enjoy, how to enjoy the people in your life. Kasi iba-iba ang taong ating nakakasalamuha. Ano? Meron pong sa trabaho natin, sa eskwalahan, ano? Sa pamilya, sa kapitbahay, sa mga projects, ano po,
So kahit sino pong tao ay ating nakakasalamuha. Ano po? Nakakausap po natin sila. Ating po silang nababati. Minsan ay hindi naman natin binabati. O kaya snap tayo. Iba-ibang tao po ang ating namimit. Pero ang susi po sa T40, how to enjoy the people. Paano po tayo mag-enjoy sa mga tao as we connect with people. Kasi po, yan po ang mahalaga sa T40. Meron po tayong prayer, care, share. So, paano mo maipag-pray ang isang tao kung hindi mo naman siya kilala? At paano mo siya maipapanalangin kung hindi ka naman nag-i-enjoy sa kanya? Kung hindi ka naman natutuwa na siya ipuntahan, na siya ikausapin, o na siya ipanalangin? Ano po? So, mahalaga po ito, ito po yung susi sa ating pong tudlain ngayon, taon na ito. As ito po ang ating nilalakaran. Ito po ang ating tinutumbok ngayon. Ano po? So ito po ay nag-isip ako ng isang chapter o ng isang sita sa ano. At nakita po itong Pilipos, ano? Napakaganda when it comes to enjoying with people. Ano po? So dito po si Apostle Pablo sa kanyang sulat po sa mga taga-Pilipos, the Philippians book is a personal letter of Apostle Paul. Ano po? It is also a practical letter sa mga sinusulatan po, sa mga mananampalataya sa Pilipos. Ano po? So, it deals with a lot of the problems in life na talagang kinakaharap po ni Apostle Pablo. At ang isa nga, sa pinakamahirap niyang kinakaharap ay doon sa kanyang present situation nung sulatin po niya ang Philippians. Ano po? So, most of all Philippians is a positive book o ito sa positive outlook. Ito pong aklat ng Pilipos. Kanya napakaganda pag-aralan. Ano po? Kahit po sa partnership sa Ebanghelyo, kahit po sa paglingkod, napakaganda pong pag-aralan ng Philippians. At the words joy or rejoice or be glad are used 17 different times in this book. So, kaya nga po napakaganda ng pag-aralan to kasi kung gusto mong mag-enjoy ang buhay mo, pag-aralan mo ang Pilipos. Kung ikaw ay nalulungkot, pumunta ka sa aklat ng Pilipos. Kung ikaw ay punong-puno ng problema at hindi ka matuwa sa problema mo, pumunta ka sa aklat ng Pilipos. Diyan ka mag-devotion. At lalabas at lalabas from your heart, yung kagalakan na hindi mo maipaliwanag. So, ito po yung aklat ng Pilipos. Dito po sa aklat na ito, sa first chapter, Paul starts right off talking about the people. So, kung inyong pong titingnan, ay maliwanag po dito yung talata mula po sa verse 1 hanggang verse 3. He was talking about the people. Ano po? Sabi niya, Paul and Timothy. Bond servants of Jesus Christ. So Paul, Timothy, those people are bond servants of Jesus Christ. Ano pa? To all the saints in Christ Jesus. He was talking about people. Ano pa? Ano pa? Who are in Philippi with the bishops and the deacons. Ano? So bakit niyo po, he was talking about the people. Verse 2, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Yung kanya pong pagbati ay sa lahat ng tao. So dito po makita po natin si Apostle Pablo ay talagang nangungusap at nagsasalita patungkol sa mga tao. At isa po nakita ko dito as I devote my time ay paano niya in-encourage ang mga tao, mga mananampalataya sa Pilipos para ma-enjoy nila ang bawat isa. Ano po? So ito po yung be joyful. Ano po? Yan po yung tema sa aklat ng Pilipos. Kanya po, makikita po natin dito sa Philippians chapter 1, verse 1 hanggang verse 11, ay maliwanag na makikita po natin yung ilang mga keys or susi para po ma-enjoy natin ang ating kapwa, ang ating asawa, ang ating kaklase, ang ating kapitbahay, o ang ating boyfriend, ang ating girlfriend. How to enjoy the people in your life. So, the first question is, do you really enjoy
the people around you. Nagagala ka ba talaga sa mga taong nakapalibot sa iyo? Mahalaga po ito. Kanya po, as we tackle on T40, makita natin kung paano tayo mag-enjoy sa mga tao. Unless we enjoy the people, it's hard to pray. It's hard to care. At it is very impossible to share. Kasi ayaw mo kausapin ang tao kung hindi mo na-enjoy. Magusto na lang. Lalo. Hindi mo nalang iimikan. Lalampasan mo na lang. So, yan po yung problema. Pagka hindi tayo natutong mag-enjoy sa mga tao. So, ngayon po, titingnan natin. Sabi po ni Peter Drucker, the father of American management, sabi niya, the number one characteristic of a CEO or a leader is that they enjoy people. They enjoy other people. Kasi sa management, ay kung ikaw ay hindi nag-enjoy sa iyong mga subordinates, sa iyong superior, ay mahirap, ano? So, sabi niya, it is the main, the number one characteristic of a leader that he should enjoy or he must enjoy other people. Now, sabi po sa Ecclesiastes, verse 9, it says there, husbands or men, enjoy life with your wife. Kung you love. So kahit si Solomon, ano, ay kanya sinasabi, lalo na po, number one ay sa family. Siyempre, bago ka mag-enjoy sa ibang tao, you should enjoy first your family. Especially your wife, ano, your husband. Especially. So mga kapatid, ano po yung titingnan natin dito? What does it take to enjoy the people in your life? So meron po tayong apat na susi. We have four keys in order to enjoy other people. So sa ating pong outline, ano po nakalagay dyan? Number one, sa verse 3. Makikita po natin sa verse 3, ay ang sabi dyan, I thank my God upon every remembrance of you. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi ko kayong naalala. Ano po yung unang susi? Number one is be grateful. Be grateful. Okay. So yan po ang pangunahin. Sabi ni Apostle Pablo, I thank my God. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. So, yan po ang una. Dapat pong ipagpasalamat ninyo sa Panginoon ang mga taong nasa paligid ninyo. Kasi pag hindi po kayo grateful sa inyong mga tao, sa paligid ninyo, ay mahirap pong makisama sa kanila. Sabi sa verse 3, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing maalaala ko kayo. Tuwing maalaala ko kayo. Ganda na po, sabi ni Apostle Pablo. Kanya po, be grateful. I thank my God every time I remember you. So dito, sinasabi ni Apostle Pablo na mahalaga na lagi mong maalala ang mabubuting bagay sa iyong mga tao. O sa iyong kapatid. O sa iyong asawa. Ano, o sa iyong kaibigan. Ang problema kasi po kasi, minsan, sa dami ng ginawang mabuti ng ating kasama, ng ating kapatid o ng ating asawa, ang palagi nating natatandaan ay yung masamang bagay. Ano, sa dami! Ano? So, what do you imagine? Ano po? Hindi ko naman sinasabi kay sa ating Pangulo na ganito. Ano? Sa dami ng, marami namang ginawang mabuti si Gloria eh. Ano? Di ba? Marami naman o. Yung pong mula Luzon hanggang Mindanao, yung Roro, project niya po yan eh. Pero napakadali na. Pero ang laging tinitingnan na yung masama, paano may encourage yung tao na yun? Kaya sa iyo, ano, laging ano, patungo doon sa panghihina ng katawan, kasi ang laging sinasabi sa kanya, sana, bakit ganito? Ang sama-sama mo, ganito ka. Di ba? Nakakaril eh, nakakaparilong masalip naman, may encourage ka. Eh, mga kapatid, lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo ay maraming pagkakamali. Pero pag ang laging maalala natin sa ating kapatid,
o sa ating kasama, o sa ating gustong shira ng gospel na yung masama, mahirap po. Mahirap yung pagpasalamat. Kasi po, mahalaga mga kapatid, kasi nandito tayo sa P40, ano po, mahalaga, sino mga tao na target natin? We must start enjoying to associate with them, ano? Para tayo po ay magkapagsimulang makapag-share. Ang dali-dali mag-share ng Ephesians chapter 2 verse 89. Madaling-madali lang po yun. Pero ang mahirap, ayan o, yung pagsisimula, papaano ka makikipag-connect sa kanya? Papaano mo siya makakausap? Paano siya makikinig sa'yo? Ano? Yung pang mahirap eh. So number one mga kapatid, be grateful. Magpasalamat po tayo sa mga tao na ating nakakasama. What do you remember about your people? The good experiences or the bad experiences? Ano? So mga kapatid, si Apostle Pablo ay napakaraming masasamang karanasan. Dito po. Ano po? Ang background po ng Philippians ay sa Acts chapter 16. Doon po sa background na yun, sa Acts chapter 16, it tells us the background of this story. When he went to Philippi, he was arrested illegally. Humiliated po si Apostle Pablo. Thrown down in prison si Apostle Pablo. While in prison, there was an earthquake. Ano? Yun po yung bad experiences ni Apostle Pablo. At siya po ay sinabihan, umalis ka na dito sa lugar na ito. Ano po? So maaring pwede niyang maalala palagi yung masamang nangyari doon sa Pilipos. Doon sa lugar na yon, he had a very bad time doon po sa Pilipay. Yet he says, mga kapatid, when I think of you, when I remember you, when I remember the good things, sabi niya, I thank my God every time I remember. Oh, maganda. Maring si Apostle Pablo ay mag-stay doon sa negative na nangyari sa kanya. Pero dito, siya po ay nag-focus sa positive. That's why he was so grateful for the Philippians. Maybe you have in your past mga bad experiences, mga kapatid. Maybe you have been hurt, ano po, by your parent or by your partner, or you're still holding on it doon sa mga ganong bad experiences. As a result, mga kapatid, hanggang ngayon hindi mo siya ma-enjoy. Pero tayong mga ganong karanasan. At ang dahilan hindi natin ma-enjoy ang tao nito. Pero mga kapatid, mas maganda mag-focus ka doon sa positive. Ano po? Focus on the positive. Focus on the good things doon sa tao na yan. Mas magandang doon ka mag-focus kaysa sa masama. Kasi kung mare-remember mo palagi yung masama, talagang hindi ka po makikipag-usap sa kanya. Ano po? So mga kapatid, be grateful for good in people. Ano po? Maraming mga pleasant memories po tayong maalala sa tao. Marami po. So, I can choose what I am going to remember about the past. So mga kapatid, pwede natin piliin yung ano yung ating i-remember. I'm not saying that you deny the hearts that you had or that you experienced with them. Hindi ko sinasabi po yun. Pero, ang mahalaga po dito mga kapatid eh, yun po ay magiging problema nyo. It is psychologically unhealthy. But focus on the good and choose to emphasize the strengths on that person. Diba? Meron akong narinig na babae, asawa. Sabi niya, pag narinig ko yung pangalan ng asawa ko, ay, maganda yan, maganda. Pero, ano? May pero palagi. Pero, but, yan. So mga kapatid, hindi maganda yan. Ano po? It means, nandun ka pa rin sa negative. No? Mga kapatid, be grateful for what you've got.
There is no Mr. Perfect Man. There is no Mr. Perfect Father. There is no Mrs. Perfect Woman. It does not exist, mga kapatid. So be grateful for the good in other people. For si Apostle Pablo ay talagang nag-appreciate siya. Sabi niya sa verse 5, tingnan niyo po sa verse 5. Verse 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Ano? So mula po nung unang araw niya sa Pilipos hanggang ngayon, oh, ina-appreciate niya yung pakikisama ng Philippians believer sa kanya. Sabi niya, for your fellowship in the gospel from the first day until now. So mga kapatid, mahalaga po ito na makita natin. You have helped me from the very first day until now. Number two. Ano po yung number two? So, lesson one, remember the best. Forget the rest. So always remember the best among your people, in your people, especially your wife, your husband. Always remember the good things. Ano po? Isa na, pag kami po yung nag-uusap ni Lali, ano, palagi namin napapag-usapan yung masama din, pero we focus on the good things. At ang sarap kong mag-usap. Ano? Ang sarap kong mag-usap. So mga kapatid, remember the best, forget the rest. Okay. Ano pa? Number two. Verse 4. Ano pa sabi sa number 2? Verse 4. Oh. Sabi dyan na yan. Always, in every prayer of mine, making requests for you all with joy. Ang ganda, ano po? With joy. Oh, diyan na naman yung salitang joy. No? So, practice. Sabi diyan, verse 4. Humihiling ako sa Diyos na may galak para sa inyong lahat sa tuwing dumadalangin ako. Yan po ang tinatawag yan sa verse 4. So, makikita po natin dito, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Diba? Sa ating T14, meron po tayong prayer, care, at saka share. So, masarap pong manalangin kung natutuwa ka. Pero kung basta mananalangin, Panginoon, sana. Pero Panginoon, sana po. Meron pang mga pangiti ka at napapapanginoon, sana po ang pangang ito. Talagang masyiram ko ng gusto. Sana po Panginoon ang taong ito ay makilala ko. Diba? So, iba pag nananalangin kang merong kagalakan. At si Apostle Pablo, ganoon sabi niya, humihiling ako sa Diyos na may galak para sa inyong lahat sa tuwing dumadalangin ako. So mga kapatid, how would you like to have the Apostle praying for you? Diba? Nakaka-encourage po yun na merong nananalangin sa inyo. Nung ako'y manligaw sa akin, ang aking sinabi ko na ay, I'm praying for you. O yun lang. Hindi mo na ako nagsasabi, I love you. Sinasabi ko pa lang, basta pinapanalangin kita. Maklase yun, ano? Parang ganun na rin. So, basta nananalangin lang, pinapanalangin ko siya. Tapos sila niya, ano ba pinapanalangin mo sa akin? So, una, pinapanalangin ko na sana lumago ka sa pananampalataya. Diba? So, hindi mo, mahalaga yung prayer eh. Hanggat hindi siya nagtatanong specific, hindi ko kasasagutin. Diba? So, basta sinasabi ko lang sa kanya, I'm always praying for you. So, una, I am praying for you. Nung pangalawa sinabi ko, I am always praying for you. Diba? With emphasis. So, napakaganda po nang merong nananalangin sa inyo, na sinasabi sa inyo palagi, ipinapanalangin kita. Katuwing tatawag ako kay nanay, ano? Siya po kasi ang prayer partner ko. Katuwing tatawag ako kay nanay, anak, ano, kumusta ka na?
Ang sunod na sagot niya, anong ipapanalangin ko sa'yo? Napakaganda ng magulang na gano'n. Anak, anong ipapanalangin ko sa'yo? Kasi yun po ang kanyang ministry niya, yung prayer na lang. Hindi na po siya nagtatrabaho, hindi na po siya. Ang hirap ng magala, ano, kasi masasakit na yung balakang niya. Hindi na po siya makabiyahe, ano po, mahirap na. Pero ang pinakamagandang sinasabi niya, at nakaka-encourage palagi, anak, lagi kitang pinapanalan. Sarap ano. Sa mga kapatid, mahalaga po itong salitang ito. At palagi itong makaka-encourage. Lesson 2, the quickest way to change a relationship from bad to good is to start thanking God in prayer for people. Ano po? So, this will change two way. A relationship from bad to good at you start thanking God. Nagpapasalamat ka sa Panginoon palagi. Ano? So mga kapatid, change your attitude and your prayer can change them. Ano po? Una-una, nakakapagbago ito ng attitude mo at yung panalangin mo, nakakapagbago din sa Kanya. So positive praying is much more powerful than positive thinking. So meron palagi tayong positive thinking eh. Pero positive prayer is more powerful than positive thinking. People must may resist our advice or our counsel, ano po, sa kanila. They may reject our suggestions, pero they will never reject your prayer. So mga kapatid, mahalaga po ito. They are powerless against our prayers. When you say to somebody, I'll pray for you. I am praying for you. So, ito po ay nakakapagpatibay, nakakapagpalakas. At most of us, mga kapatid, yung text ni Grace ay ano eh, Pastor, ipanalangin niyo po. Diba? So, ang sagot, yes, I'm praying. Malaking bagay na po yun sa taong nagdadala ng problema. So mga kapatid, mahalaga po ito. Praying. The more specific you are in prayer, the more specific you get an answer. So verse 9 to 11, ang sabi niya rito, and this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth and of insight so that you may be able to discern what is best and be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Ano po yung prayer ni Apostle Pablo sa mga taga-Pilipos? Oh, four things Paul prays for other people. Number one, pray that they will grow in love. Pray that they will grow in love. Abound in love. Ang sabi po dito, and this is my prayer that your love may abound. Ano po? Makikita po natin dito yung pray that they will grow in love. Yan. Merong rose. Merong bulaklak. So mahalaga po yung mga kapatid. Pray that they will grow in love. And more. Ay, may emphasis palagi si Apostle Pablo. And more. So, ano pa? Sabi niya, ito ang aking panalangin ng inyong pag-ibig ay lalong-lalo pang sumagana. Ano? Sa kaalaman at sa lahat ng pagkain. Pag-ibig ay lalong-lalo pang sumagana. So, means to overflow. Ano po? Like a tidal wave. Yun po yung prayer ni Apostle Pablo. Ang pangalawa, pray that they will make wise choices. Ano po? Pray that they will make wise choices. Discern what is best. Sabi po dito, more and more in knowledge and depth of insight so that you may be able to discern
what is best. So, ipaalalakin po natin sa tao na yan na siya po ay makapagawa ng maayos at matalinong desisyon. Ano po? Nung ang aking pong anak, si Debbie, ay tawag nito, nung kanyang first year, ano po, nagkaroon po siya ng problema emotionally. So, of course, sinabihan namin siya, pinag-pray, pero ang pinakamabigat ng prayer namin, Panginoon, sana itong anak namin ito ay makapagpasya ng mas matalinong pagpapasya kaysa sa kanyang iniisip. Meron kasi tayong mga iniisip, ano, na ito maganda, ganito, ganyan, ganyan, okay ito. Pero, mahalaga na ipanalangin po natin sila na mas maganda po sana ang kanyang mapiling desisyon kaysa sa kanyang iniisip. So mga kapatid, make wise choices. Ano po? Discern what is best. Ito ang aking panalangin na inyong pag-ibig, lalong-lalong pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pagkaunawa. Number 3, pray that they will do the right thing. Be pure and blameless. Ano po? Yung pasabi dito, be pure and blameless, that you may be able to discern what is best and be pure and blameless until the day of Christ. So, pray that they will do the right thing. Alay ko rin na mapili nyo ang mga bagay na pinakamabuti upang kayo ay maging tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. So, have a clear conscience. Ano po? And number 4. Pray that they will live for God's glory. First and the line ko rin na mapili nyo ang mga bagay na pinakamabuti upang kayo ay maging tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. So mga kapatid, pray that they will live for God's glory. Sabi po dito sa ating talata ay filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, mahalaga po na maipanalangin natin sa kanila pala, plead for God's glory. Lalo na po kung ito ay ating mga tinidisciple, inaalagaan po, tinuturuan. Paul says, if you want to enjoy people in your life, you first must be grateful for the good and then you practice positive praying. Positive praying. Okay, number 3. Be patient. Be patient with people. No. So, kailangan maging matiyaga tayo. Kasi, lalo na po sa prayer, care, share po natin. No? Papanalangin nyo, pangangalagaan nyo, pero kailangan maging matiyaga po sa kanila. Kasi, isa po sa pinakamahirap na attitude natin ay yung pagtatiyaga. Isang inip na tayo. Pero mga kapatid, be patient with people. Be patient with their progress. Sabi po sa verse 6, tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. So ang Panginoon po ang maglulubos sa kanyang pananampalataya hanggang sa dumating si Kristo. Lesson 3, God is not finished with people. God is not yet finished with people. So dito po mga kapatid, Paul look at people's future. Not just at their past, he looked at their potential and was patient with their progress. Ano po? Imagine Peter, ano po? Imagine niyo po si Peter, kung consensus po ay kasimula pa lang inakita na ni Jesus, ang taong ito ay ako ay ano, ganito, ganyan, itatatwa ako. Alam na po ni Jesus yan, pero tinawag pa rin siya ni Pedro, tinawag pa rin siya po ni Pedro ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro! Diba, umalis si Pedro sa kanyang pangisda. Sabi ni, ng Panginoong Jesus, ano? I will make you fishers of men. Mula dun sa pangisda, alam na ni Jesus, kilala na ni Jesus si Pedro.
At yung magagawa ni Pedro sa kanya, alam na po ni Jesus. Alam na ni Jesus na itatatwa siya 3 beses ni Pedro. Alam na po yun ni Jesus. Pero sinabi niya, I will make you fishers. Pagkatapos na mag-repent ni Pedro, isang preaching lang niya, 3,000. Bigat, ano po? So mga kapatid, be patient with people. Sabi po sa John 1:12, alam na alam po natin yan. Sabi po doon, ano? To them, He gave the power to become the sons of God. Mga kapatid, tayo po ay, ang ating pong buhay Kristiyano ay isang proseso. Christian life is a process. We are all becomers. Ano po? We are all growing. We are all maturing. Ano po? Sa ating pong buhay Kristiyano. Mga kapatid, yes, we are perfect. We are perfect positionally sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa Bible, we are saint. No? Mabigat po yung title na yun. We are saint, we are perfect. That's why we are going to heaven. But we are not perfect experientially. That's why we need the grace of God and we need to confess our sins daily. Ang ating pong lisensya pagpunta sa langit ay tayo diniklara ng Diyos na matuwid. Pero mga kapatid, kahit tayo may deklarasyon ng Diyos atin na matuwid, hindi pa naman tayo perfect sa ating karanasan bilang isang Kristiyano. That's why we need always the grace of God every day, but we need to confess our sins daily. Mga kapatid, napakaganda po nito. Kanya po, mahalaga na makita natin to. Mankind is a great starter, but sometimes a bad finisher. Man leaves unfinished buildings, unfinished books, unfinished projects. Pero ang Diyos, siya po ang nag-finish yan. Kaya siya po ang nagtatapos yan. So mga kapatid, He does not make a bird with one wing. Ano po? He does not make an unfinished flower or unfinished scar. He puts the finishing touches in everything He does. At sinabi ng Diyos, maganda. At nung matapos niya, tayo ang tao. Sinabi niya, napakaganda. So the Bible says, mga kapatid, when Jesus Christ starts working in our lives, He will complete what He started. In spite of the hang-ups, in spite of the shortcomings, in spite of the sinfulness, in spite of the faults we have, in spite of sins, so napakarami, in spite of all the circumstances, God is going to finish what He started in your life. What He started in my life, mga kapatid. So, that's the goal. God starts what He finishes. Kanya nga po mga kapatid, ang ating lesson ay lang, God is not finished with people. So we need to be patient with people, with their progress, ano po. To enjoy people, you must allow for growth and for development. Ano? So Paul could say, mga kapatid, pwede sabihin ni Apostle Pablo, I'm not the man I used to be. But I also thank God. I'm not the man I'm going to be. I'm growing and I'm changing. So mga kapatid, sa ating pong buhay, lalo na po sa mag-asawa, ano po? If you want to enjoy your marriage, you've got to learn to enjoy your husband. To enjoy your wife, ano po? So otherwise, by the time they meet your conditions, you will have still another condition for them to meet. So, you've got to learn to enjoy them where they are right now. So, mga magulang, if your children, if you want to enjoy your kids, you've got to learn to enjoy them in the process.
while they are growing, you have to enjoy them. There's no perfect kids. There is no perfect children. And there's no such thing as perfect adult. Oh, tandaan po natin yan. If you demand perfection of the people in your life, in order to enjoy them, you are going to be a miserable person. Not only now, but for the rest of your life. Nobody's perfect. Sa mga kapatid, na-enjoy po ni Apostle Pablo ang mga taga-Filipos because he chose to ignore the bad things that happened and concentrated on the good things. He was grateful for the good things that happened and he always practiced it and he always practiced positive praying. He prayed with joy for specific things in their life. So mga kapatid, dito sa John 1:12, nakita po natin niya, we are all becoming. Verse 6, ang sabi po niya, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Okay? So, bilugan po natin yung confident. Being confident, Paul believed in God's power to change the human personality. Paul believed that no person was hopeless. He never gave up on people. This is a great promise of God. So claim it in your kids, mga kapatid. Claim it in your mate. Claim it for yourself. Paul is talking about faith. Faith is expecting the best from the people. So mga kapatid, the common mistake is we tend to judge people on the basis of how far they have to go rather than how far they have come. Yeah. The common mistake is we tend to judge people on how far they have to go rather than how far they have come. So mga kapatid, mahalaga po ito. Number 4, pinakalas po natin. Be thoughtful. Ano po yan? Ah. Sabi po sa verse 8. Sabi po sa verse 8, ito ay sapagkat ang Diyos ang aking saksi kung gaano ang pananabi ko sa inyong lahat na tulad ng pagmamalasakit na mayroon si Jesucristo. Diba? Sabi sa ating T40, prayer, care. Share, bago po ninyo siya masyaran ng gospel, ipakita niyo na po yung inyong pagmamalasakit. Ganun po sa New Testament Church. So, ang mga mananampalataya ay nagtipon-tipon, nagmalasakitan po sila sa bawat isa. Ibinenta nila yung kanilang mga pag-aari para itulong sa bawat isa. Grabe ang malasakit na yun, mga kapatid. Grabe po yun. At sila po ay ano, araw-araw meron pong naidadagdag sa kanilang mga bagong mananampalataya. Because of the care they have in their group. Araw-araw merong idinadagdag ang Diyos sa kanila. So mga kapatid, isa po ito, be thoughtful. Sabi po sa verse 8, ay yung pagmamalasakit na mayroon si Jesucristo. So mga kapatid, love people from the heart. Be thoughtful for people. I discovered that the people are not on my heart. They are on my nerves. No. Totoo kaya yun? Pag ang mga taong inyong kinakasama ay wala sa puso niya. It may be in your nerves. Yung kasi yung nakakapagpan ng kulitid natin dito, nakapagpalabas, ano, hanggang sa murahin na natin. Huh? If you don't have your kids in your heart, they get on your nerves. Ano po? Kasi lalo na yung mga bata, ang kukulit, ang sasakit sa ulo. No?
So if you don't have your husband in your heart, he gets on your nerves. Okay? The reason so many marriages are crumbling is that mates are reacting to each other from their mind rather than their heart. So, kung sasabihin ng asawa, lalo ng babae, pagod na ako eh. I feel depressed. Depressed ako doon sa opisina. Ano? Uso kasi yung salitang depressed eh. Yan ang doon natin ilan. Na-depressed ako dyan sa traffic. Grabe. Ano? Na-stress ako. So, sometimes it's legitimate. Ano po? Legitimate po yun. So, minsan sinasabi natin, I don't feel this is the right thing we ought to do. Minsan, ganun. Ano po? Ang lalaki. Mahalaga po yung listening. Listening in loving from the heart hears the heart behind the words. Heart love begins with understanding. Ang tunay pong nagmamahal at yung inyo pong nasa puso ay nagsisimula sa pagkaunawa. Why does the guy at work act like action? Bakit ganun siya? Isang din natin maintindihan yung ating anak. Bakit kaya ganito ito? May saltit na naman yata ito sa ulo. O kaya may S na naman ito. Ano? Isang nakikita natin malungkot. Ay, may ano yung tawag nun? May S. Grabe. Grabe S. S. So mga kapatid, mahalaga yung pag-una, pakikinig, pag-unawa sa sitwasyon, no? Maybe. Ang bigat ng problema niya. Maybe meron siyang problema sa opisina. No. So, you cannot love someone unless you understand him. You cannot love someone you don't understand. No? Understanding them makes it easy to love. You need to understand the moods of the people, especially the close people within you. Bakit sila ganoon? Bakit ganito? Bakit ganyan? So mahalaga po ay meron po tayong pagkaunawa. If heart love begins with understanding, how do you get understanding? Simple lang naman, di ba? Magtatanong ka sa kanya at makikinig ka. Bakit ba ganito? Ano bang nangyayari? Ah, oo. Naiintindihan na kita. Di ba? Ganun, di ba? So, mga kapatid, how do you love those people that even when you understand them, they are unlovable? Verse 8, ang sabi ko, God can testify how I long for all of you with the affection of Jesus Christ. So, mga kapatid, mahalaga po yan. Okay? Romans 5, verse 5. No? Meron po sinasabi sa Romans 5, verse 5. Kasi po doon ay, God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us, God's love. So, ang pag-ibig po ng Diyos ang nag-work out sa ating mga puso para po maipakita natin ang malasakit. It is something that is poured into me by the Holy Spirit as I let the Holy Spirit live in me day by day. Ano po? God's love is something, mga kapatid. At kung tayo po yung mga Kristiyano na, madali lang po ito. Kasi yung pong pag-ibig ng Diyos ang ibinigay, ang bumubuhos sa ating mga puso. Ano po? God's love is something He does in me and through me. So it is a gift as you let the Holy Spirit live in you moment by moment. So mga kapatid, di ba napaka-ikli ng buhay? Napaka-ikli ng buhay para hindi mo i-enjoy yung mga taong kasama. Napaka-ikli ng buhay. If you don't learn to enjoy the people,
that God has placed around us or in your life, you will be miserable among the people. So the secret of enjoying the people in my life is to be filled with God's love. Yan po ang sikreto, mga kapatid. Question. Who do you need to be thankful for? Who have you failed to appreciate, mga kapatid? Sino ba yung mga taong hindi mo na-appreciate, hindi mo napapasalamatan? Alam niyo po, lalo po sa hindi mananampalataya na. Sa Greenwood ho, di ba pag, halimbawa, nag-deliver ka ng tubig sa kanila, di nakikilala ko sila. So meron mga taong, ang comment agad, hindi naman magandang, hindi naman masarap ang tubig nyo. Pero ang dating sa hindi maganda, di ba? Pero may mga taong, ay salamat po, at kayo po ay nag-deliver ng tubig sa amin. Kasi ginagawa ko yung minsan, ano po, sabi ko, para makilala ko mga puntaan ko, makapasok sa loob, ano po. So ginagawa ko yun. Sabi niya, ay maraming salamat po. Na-appreciate. So mga kapatid, at ako'y nagpapasalamat, ay salamat po dahil kayo po ay bumili ng tubig sa amin. So both masaya. So mga kapatid, sino po yung mga tao hindi niya napapasalamat? Sa maliit na bagay, sa malaking bagay, sino po yung mga tao hindi niya na-appreciate? Ano po? Lalo po sa tema na ng palatayan. If we are talking about T40, mga kapatid, mahalaga po ito. Na una, tayo po'y matutong magpasalamat sa mga di mananampalataya. Sa mga ginagawa yung kapitbahay natin, no? Yung ating pong mga nasa opisina. Ay, salamat. Ay, salamat. Salamat. Appreciate. Number two. Ay, alam mo kapatid, napakaganda ng ginawa. Alam mo, Brad? Salamat dahil at least tinext mo ako dahil hindi ko alam na mayroon ganito eh. So, pagpapasalamat po. Appreciate the people. Are you praying for those around you every day? Kasi yung pangalawang outline po natin ito, be prayerful. Oh. To enjoy people, we need to pray for them. Do you pray that they will be filled with love and make wise decisions? And do the right thing and live for the glory of God. Okay? Who do you need to be patient with and their progress? Ano po yung, sino po yung mga taong kailangan ninyong magtiga? At kailangan ninyong maghintay sa kanilang pagnuto? And who do you need to start loving from the heart, not the head? Ano po? So mga kapatid, tulad ng ating pong pinag-aralan, sa Pilipos, masayang-masaya si Apostle Pablo. At sana, as we go on, lalo na po sa ating T40, dito pong programa natin sa ating church, we enjoy the people in your life. Around your life, within your life, ma-enjoy po natin sa inyo. Ito po ang aking palalangin. Tayo po yung namalangin. Kami nga, masalamat po. Dahil alam po namin na hanggat hindi kami natututong mag-enjoy sa mga tao, hindi po kami makakapag-share sa kanila ng inyong mabuting balita. Maraming salamat po sa mga salita na nagbibigay ng linaw, ng hamon, at ng direction sa amin kanina. Paano po kami mabubuhay, mamumuhay ng tama ayon sa inyong kaluban? Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo pinadakin. Sa inyo po ang kapurihan at kalawalatian sa pangalan ni Jesus. Amen.